guys, December 29 ngayon, Sabado, pero kailangan nating magtrabaho. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay kung bakit nga ba tayo nagtatrabaho at ano-ano ba dapat yung isipin natin towards sa trabaho natin sa araw-araw. Bata pa ako, gusto ko lang maging sikat na basketball player o sikat na banda. Sabi din nung iba, kung ano yung gusto mo, yun dapat ang gawin mo pagdating sa trabaho. Mga bata pa tayo, meron tayong kanya-kanyang pangarap na gustong abutin pagdating sa pagtatrabaho. Meron dyan gusto maging doktor, maging nurse, maging pilot, businessman, etc. At ang tanong guys, paano kung hindi matupad yung gusto natin? Ibig ba sabihin nun, hindi tayo magiging masaya sa magiging trabaho natin in the future? Ang sagot ko dyan, dapat hindi. Kasi syempre, habang nagkakaedad tayo, nagkakaroon tayo ng iba't ibang responsibilidad sa buhay. Isa na dito yung pagtatrabaho natin para makatulong tayo sa pamilya natin. Di? Pero paano kung hindi mangyari? Gaya na nabanggit ko kanina, gusto kong maging basketball player, gusto kong maging sikat na banda. Alam naman natin na sa ordinaryong tao, 1 in a million lang ang nagbibigyan ng pagkakataon na ganun. Kahit anong gawin mong tiyaga, sipag, meron talaga mga bagay na hindi para sa atin. Wala tayong choice guys, kundi magkaroon ng trabaho na hindi naman natin pinangarap. Hello, good morning. Ah, yes ma'am, napadala na po namin. Sa Cebu po, yesterday. Opo ma'am, 4-2 na siya. Yes ma'am, sige po. Thank you din po ma'am, tsaka po Happy New Year. See you po. Salamat. Bye-bye. Para sa akin guys, siguro dapat tingnan natin yung positive side ng isang bagay. Kasi kung minsan may hindi matupad, ibig sabihin may mangyayari na mas maganda. Dapat lang natin i-appreciate yun. Nasabing masaya ako sa trabaho ko. Dahil nasa opisina ako, pero nagagawa ka pa rin tumugtog at magbanda at magbasketball at the same time. At ang pinakahuli guys, alam ko makaka-relate tayo sa lahat ng tanong na to. Paano kung maliit yung sweldo natin or kulang yung sweldo natin? For me kasi guys, sa tanong na yan, ang palagi kong sinasabi o tinatanong sa sarili ko eh, saan ba ako galing? Ano ba ako noon? Ano ba yung mga pinagdaanan ko para marating kung anong trabaho meron ako ngayon? From there, nagiging masaya na ako sa sweldo ko. Guys, hindi doon natatapos yun ha. Dapat gawin pa rin natin yung trabaho natin ng masaya at bukas sa loob natin kasi everything else will follow. Hindi natin napapansin, nagle-level up na pala tayo, hindi lang sa career natin, kundi financially nagle-level up din tayo. Guys, dito natin tatapusin tong video na to. Kung nakatulong sa inyo tong simpleng vlog na to, please don't forget to hit the subscribe button and give us a thumbs up. Maraming maraming salamat sa inyo guys at happy happy new year sa ating lahat. Peace out. Brother, it's caught in the crossfire.